Isinusulong ngayon ng isang transport advocacy group na buwisan ang mga motorcycle taxi. Layunan nila nito na magamit ang makokolektang buwis upang pondohan ang libreng sakay program ng gobyerno at mapalawig hanggang sa susunod na taon. Mula sa Quezon City, may report si JP Nunez live. JP, sa pagtaya nitong transport advocacy group, gaano kalaking pondo ba ang pwedeng makolekta sa mga motorcycle taxi para magamit sa libreng sakay? Bernard, batay nga dun sa pagtaya ng passenger forum, maaaring nasa 1 billion pesos ang maaaring maging tax sa mga motorcycle taxi company kung maisusulong na patawan din sila ng buwis. Ayon kay Primo Murillo, convener ng The Passenger Forum, na isang commuter advocacy group, ang pagpapataw ng buwis sa mga motorcycle taxi firm ang nakikita nilang pwede pang pagkuna ng pondo para mapalawig ang libreng sakay program ng gobyerno. Pangunahin na dito yung libreng sakay sa EDSA Carousel na anya'y malaki ang naitulong sa mga commuter. Ang concern ng grupo ay matatapos na kasi yung libreng sakay program sa Disyembre. Kaya naman mas mainam anya na makahanap ang pamahalaan ng ibang paraan upang mapondohan ang programa. Mas makakatulong din anya sa publiko kung mapapalawig ang libreng sakay, lalo na at mayroon pang iba't ibang krisis na kinakaharap sa ekonomiya, kabilang na ang pagbaba ng halaga ng piso. Nilinaw naman ng commuter group na ipapataw ang buwis sa mga kumpanya na kumikita ng malaking halaga at hindi sa mismong mga rider ng motorcycle taxi company. Samantala, susubukan pa nating makakuha naman ng reaksyon sa mga rider ng motorcycle taxi ukol sa ganitong panukala na pagpapataw ng buwis sa kanila. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City.